Paborito ko talaga guys itong dinuguan, crispy pata, pork tocino, ayan, longganisa, ayan pata, ham, maling, ano ba yung mga paborito ko? Sisig, lechong baboy, sarap di ba? For today's vlog guys, sasagutin natin ang tanong ng ating viewer na si Miss Rowena Gonzaga. Eto siya. Paano daw ako nakapag-adjust na hindi kumain ng baboy? And ano daw tong suot ko? Suot ko sa ulo ko. Yan, sasagutin natin today. Guys, sa totoo lang, I cannot live without pork before. Yung drama ko sa buhay dati. Sino sa inyo guys yung mamamatay pag hindi kumain ng baboy? Yung sarap na sarap sa baboy, mag-comment kayo dito sa baba. Dali! Guys, welcome back to my channel, Tanturecho Vlogs. Kumusta kayo guys? Inshallah na sa mabuti kayong kalagayan. And lagi ko pinapaalala, huwag ninyong kalimutan magpasalamat sa araw-araw na buhay na bigay sa atin ng Diyos. Don't forget to say Alhamdulillah all the time. Yes guys, yung mga bago sa channel ko, my name is Zai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. Sa mga hindi pa nakakaalam guys, ako ay isang balik Islam. I'm a revert Muslim. Yes, Catholic ako dati. And nag-revert ako ng Islam. That was when I was pregnant with my firstborn child. Yes, yun guys. Ito, papaunlakan lang natin ang katanungan ng ating avid follower na si Miss Rowena Gonzaga. Tinanong niya kasi ako sa isang vlog. Sabi niya, bakit, paano daw ako nakapag-adjust sa, yun nga, hindi pagkain ng baboy. Since na siyempre, knowing na mga Filipinos ay talaga mahilig tayo sa baboy. And talaga, to be honest with you guys, talagang ang baboy talaga ang pinaka-pinaka paborito kong pagkain noon nung hindi pa ako Muslim. Yes. And sasagutin ko rin yung tanong niya na ano ba tong suot-suot ko? Okay, paano ba ako nag-adjust ng sakasaotan ko? Okay? Na pagiging isang Muslima. Yes. Sasagutin muna natin tong first question niya na ito muna ang hijab. Ito hijab. Tinatawag to si Rowena na hijab. Okay? O sino yung mga nakaka-relate? Okay? Yung mga nagtatrabaho sa Middle East, yung mga nakakita ng mga nakaganitong babae. Yan, mag-comment lang kayo sa baba. Yun. Tawag dito ay hijab and tawag din ng iba ay shela. Sa India din, merong ganitong tela which is tinatawag na dupatta. Okay? Kino-cover din nila yun sa ulo nila pero hindi ganitong way. Ang mga Muslim lang, ito, katulad nito, dupatta to eh, dupatta. Binili ko to sa India. And, kasi malaki siya, mas gusto ko siya. Ito, itulad na guys, oh. Ito. Yes, mahaba siya. So, nilagyan ko siya ng pin, para ano. And, ito yung normal na nabibili sa, oh, yan. Ito yung hijab. Iniikot ko lang siya sa ulo ko. Yun. So, yun guys. Bakit ko ba ito sinusuot? First of all, kasi isa akong Muslim. Okay. Sa sarili ko ha, ayoko kasi na, kasi dito sa Manila, kung saan ako nag-i-stay, parang feeling ko ako lang yung Muslim dito. Dahil wala talaga ako nakikita mga nakahijab. Or baka Muslim sila, tapos kasi may ganun guys eh, yung pag-uwi dito sa Pilipinas, gaya na may nag-comment sa akin na sinasabi nga na kung Muslim daw ba ako, and Filipino naman, Filipina naman daw ako, bakit ako nagko-cover pa? Yun. So, hindi naman dahil sa nationality yan. Dahil kagustuhan ko, dahil Muslim ako, dahil gusto ko naka-cover ako, ayoko kasi, guys, ng yung attention sa akin ng tao, lalo na kapag naglalakad ako sa labas, eh, alam nyo yun, kasi, basta, hindi nyo ako naintindihan, di ba? Kasi medyo may pagka-reserve akong tao nga, bukod sa aking, ano, ito nga, itong suot ko, mahirap nung una kasi parang tingin sa akin ng mga feeling ko lang tingin sa akin ng mga tao dito sa paligid ko ay parang alien kasi di ba hindi maganda yung reputasyon ng mga Muslim lalo na dito sa Manila. Andito pa ako sa Tondo. Okay? So pagdating ko rito, inisip ko na tatanggalin ko na lang kaya to kasi ayoko maging parang kakaiba eh lalo na yung pamilya ko pag lumalabas kami. They're all Catholic. So parang out of place ako. Pero after
sometime parang naisip ko na, no, bakit iisipin ko ibang tao, 'di ba? Sa sarili ko to, eh, mas nakakilos ako ng maayos kapag nasa labas ako, kapag naka-cover ako. Yes, ayun talaga. Ayun yung honest question. Ayun yung honest answer ko. Mas nakakakilos ako ng maayos. Hindi porkit Muslim ako, ganito. Alhamdulillah, Muslim ako. Pero yun nga, bukod sa dahil Muslim ako, dahil kaya naka-cover ako, bukod doon, may sarili akong reason, yun nga, ayoko nung masyadong naka-ano sa akin yung attention ng tao, kapag lalo na kapag lumalabas ako. O, di ba, kala mo, ang ganda ko, no? Ay, nako, mag-comment. Mag-comment ka dyan. Kung sinong gusto mag-bash, sige, mag-bash lang kayo. Sige, you are free. Didelete ko na lang yung mga pangit na comments nyo. Okay? Yung mga bastos. Okay? So, yun. Yung second question na tayo, paano nga ba ako nakapag-adjust? Yan, nasabi ko na sa inyo, nakwento ko na sa inyo na hindi na nga ako kumakain ng baboy. Pero, ito pa, i-share ko sa inyo yung background ko, okay? Nasa UAE ako ng mga bandang 2008, eh nagkakilala kami ni Imran. 2008 din, yun, na malapit siya, ano, kasama ko siya sa isang company. Then, yung mga, ano dyan, yung mga nagtatrabaho mga OFW sa Middle East, makaka-relate kayo dito. Maraming mga Muslim doon, mga Indians, mga iba-ibang ano, may mga Lebanese, Syrians, yan, mga Muslim yan, di ba? And pagtungtong na pagtungtong ko sa gitnang silangan, itong Middle East na to, hinanap ko talaga kagad kung saan nakakabili ng baboy. Kasi sabi nila, yung mga chismis-chismis, bawal daw yung kumain ng baboy. Pero open country naman yung UAE, lalo na yung Dubai. Okay, doon kami nag-start eh. Tapos, hindi ko alam kung saan. Alam mo, nakabili ako ng baboy noon sa Almaya, Dubai. O, sino nakaka-relate Almaya Supermarket sa Dubai? Alam nyo, ito pa. Mag-comment-comment yung mga OFW na kapag bumili ng baboy doon, eh ganito kalaki yung taba, tapos ganito kalit yung laman. Tapos, ang tigas-tigas, akala mo, bangkay, double, triple dead na yata yung baboy na binibenta. Pero, tayo, mga Filipino, talagang natataranta tayo sa baboy. Parang kapag may baboy, parang alam mo yun, parang, ay, salamat, parang ganyan. Parang tuwan-tuwa tayo, parang, hindi tayo, we cannot live without pork. Ganon. Ganon ako dati, guys. Totoo lang. Tapos, busit-busit sa akin yung mami ko kasi, may allergy kasi ako sa pork, lalo na sa tocino. Pork tocino. May kinakainan kasi kami restaurant, yung Sizzling Cafe, parang ganyan. Hindi ko nakalimutan ko yung pangalan ng restaurant na yun. Tuwing kumakain ako doon ng pork, lagi ako nangangati sa ulo ko. Alam mo yung nagkakasugat siya, ganyan. Tapos mami ko, parang inis na inis sa akin na, ikaw puro ko na lang baboy, yung bata-bata pa, magkaroon ka ng high blood pressure, ganyan. Tapos magkakagalis-galis ka, ganyan-ganyan. Ayun, makasasabi sa akin na mami ko. So hindi, wala akong pakialam, kain ako ng kain, sige. Hanggang pumunta ako sa UAE, ayun pa rin yung kinakain ko, ganyan. Tapos, isang araw, guys, eto nga na-meet ko, yung mga kasama ko sa trabaho, na mga Muslim, mga Pakistani, Indian, ay nga, dahil kinakausap ko sila, tinatanong ko sila, dahil, syempre, hindi kayo kumakain ng baboy, ang sarap-sarap nun. Talaga naman, bilang balik Islam, eto, hindi kasi makaka-relate yung mga born Muslim eh. Talaga, mga kapatid ko sa pananampalatayang sa Islam, masarap talaga ang karne ng baboy. Okay? Pero, hindi ko pinagsisisihan na hindi na ako makain nun. At hindi ako nagki-crave sa baboy. Alhamdulillah, hindi talaga. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. All of a sudden, biglang ganun na lang. And yung sinabi ko nga sa mami ko na, mami, hindi na ako makain ng baboy. Alam mo, tuwan-tuwa yung mami ko kasi talagang problema niya talaga sa akin. Yung talagang hindi talaga ako mapigilan sa baboy. Alam mo yung kapag nagluluto ako ng, bilis ko magsapit na, di ba? Kapag nagluluto ako ng pinakbit, alam mo, parang ganito lang kakonti yung gulay, tapos napakadaming baboy. Parang ganun yung, talagang, I cannot live without pork before. Yun, eto sinishare ko sa inyo, guys, kasi isa sa mga dahilan kung bakit may mga tao na kahit gusto nyo mag embrace ng Islam, natatakot kayo kasi ito yung isa sa mga reasons nyo. Isa ito sa mga reasons natin. Na bye-bye pork, parang ganun. Pero guys, sa totoo lang, ang karne ng camel, kahawig din siya ng lasa ng baboy. Ang karne ng duck, kahawig din siya ng lasa ng baboy. Ganun, di ba? Na-explain ko sa inyo mabuti kasi dati akong kumakain ng baboy. So, kaya ko siyang sabihin sa inyo. Explain sa inyo kung anong lasa nun. So,
adjustment ko is wala lang. Kasi siguro sa tulong na rin ng environment dati sa Middle East, medyo mahirap kumarap ng baboy, tapos kamahalan, tsaka nga sinabi ko nga sa inyo, yung karne ng baboy doon ay ganun kaliit, tapos yung taba niya ganyan kakapal. O, relate, mag-comment-comment kayo sa baba. Tapos yun. So, ako naman, nagluluto naman ako. Marunong ako magluto. So, yung mga kailangan, kunyari, Bicol Express, pinapalitan ko siya ng chicken, pinapalitan ko siya ng baka, and para ganun din naman yung lasa. In short, guys, hindi ako nahirapang mag-adjust. Ayan, Ate Weng, Weng, hindi ako na masyadong nahirapang mag-adjust. Yun nga, nagulat yung family ko ng pag-uwi ko ng Pinas ng after 3 years, mula nung umalis ako papuntang UAE, bumalik ako, kahit maghanda sila ng baboy sa harapan ko, walang epekto sa akin. Kaya nagulat sila na, yun, once kasi nag-decided ako, meron kasi akong self-discipline talaga sa sarili ko. Once decided ako, wala na. Parang wala na akong interest na kainin yun. Yun. O diba? Nakakarilig ba kayo mga bagong balik Islam? Yun. Hindi naman tayo mamatay kung wala naman yung baboy. Isa pa, yung mga Muslim nga, buhay na buhay sila, diba? O, sa India, hindi naman nila gano'ng kinakain yung baboy, pero they're healthy. Yes. Hindi ko naman doon kinukondima yung mga kumakain ng baboy kasi nagdaan din ako dyan, galing din ako dyan. O, diba? Yun lang. Sinashare ko lang sa inyo to para wala lang kasi gusto ko lang sagutin yung tanong ni Sis Rowena. Yan, yung mga nag-iisip din na hanggang ngayon hindi pa rin ako makain ng baboy. Alhamdulillah. Naiintindihan nyo ng family ko. Yung nakakatamo nga lang ako dati sa mga friends ko ng mga arte mo, ganito ganyan, ang arte mo, hindi ko makain ng baboy, ganito ganyan. Pero lumipas na yun. Natanggap na nila sa sarili nila na hindi na talaga ako makain ng baboy. Pero, once na, alam mo yun, nandito ka sa kusina ako, you're not allowed to eat pork. Pero, kapag nandiyo ka sa ibang lugar, sige, you can do whatever you want. Kasi, bibig mo yan eh. Kahit maghanda ka dyan sa harapan ko, it's okay. Kasi, hindi, as long as hindi mo naman sinusubo sa bibig ko, not a big deal with me. Na hindi ako ganun ka stricto sa sarili ko, sa ibang tao. Kasi, ayoko naman silang maging parang hindi sila komportable na kasama ako. Yes. Although nakaganito ako, hindi ako makain ng baboy, ayoko pa rin silang ma-feel na hindi sila comfortable to be with me. Yun. Yun guys, shoutout na tayo guys. Yung mga gusto magpa-shoutout sa next video, huwag nyo kalimutan nilagay yung pangalan ninyo, sabihin mo shoutout po at say, then lagay nyo yung inyong current location. Okay guys? So yun, shoutout tayo kay John Valens ng Pagbilaw Quezon, Julito Pagsinohin, Doha, Qatar, and Neneng Trazares from Hong Kong, and Ricardo Balasta from Philippines. Yes. So, yun guys. Sana may natutunan kayo ngayon sa vlog ko. And, yun nga. Ito, ang tawag ito ay hijab. Nakukover ako dahil gusto ko. Dahil Muslim din ako. At, yung sagot ko nga sa tanong na paano ako nakapag-adjust sa baboy. Madali lang. Yun lang. Basta na lang nangyari. Yun. So yun guys, till our next vlog. My name is Zai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys, bye!